Anep na Christmas feel sa atid ng ilang pinailawang atraksyon sa Cebu. May giant Christmas tree at may park pang may around the world Christmas trip. Silipin niyan sa report ni John Arroa. London, Amsterdam, o di kaya sa New York. Kung bet ang Christmas abroad, pwede na yung ma-experience sa pasyalang ito sa Naga City, Cebu. Yan ang Christmas pakulo ng lokal na pamahalaan doon. Ang pasyalan kumukuti-kutitap sa dami ng mga pailaw at dekorasyon sa isang bahagi. Complete with windmills at tulips, kaya feel na feel ang Amsterdam Christmas. Ang kanilang City Hall nagmisto lang malaking regalo at sa itaas nito ang sikat na Statue of Liberty. O diba, instant Paskong pang Amerika? UK Christmas baka mo? O ito, may Big Ben at Chubibong London Eye pa rito. Kung Asian Christmas naman ang trip, may tampok na Chinese lanterns at Singapore flyer din. Marami dito sa atin sa Naga na parang gusto nilang pumunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo, pero hindi kaya ng bulsa, hindi kaya ng panahon. Kaya kahit kaunti man lang, no, a little of glimpse of the world. Bukod sa world tourist spots, pwede rin magpa-picture sa superheroes mula sa Avengers at Justice League. Nandito rin si Barbie at mga kilalang karakter sa Toy Story. Perfect time mag-bonding kasama ang pamilya, barkada, magsing-irog o kahit mga single. Ang magkakatrabahong ito, piniling dito mamasyal dahil sa ganda ng lugar. Sobrang ganda dahil naikot mo na ang buong mundo sa isang lugar lamang. Biyahe naman tayo sa Cebu City, sa Fuente Osmeña. Napakaliwanag pagsapit ng gabi at ang pinakaagaw pansin, ang 120 talampakang Christmas tree na ito. Ang Tree of Hope na yan ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Cebu. Ayon sa Cebu City LGU, simbolo ito ng nagniningning na pag-asa ng mga Cebuano sa kabila ng ilan nilang nararanasang dilim sa buhay. Nagbabalita mula sa frontline, John Arroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.